patuloy tayong magbakuna. Kung lampas na ho 6 months, pwede na ho tayo magpa-booster. Para sa update po patungkol sa vaccination program dito sa lungsod ng Taguig, ito po si Dr. J.Lo De Guzman, ang National Immunization Program Coordinator sa lungsod ng Taguig. Maraming salamat po, Mayor Lino. Isang masaya at mapayapang araw po, mga Tagigenyo. Simula noong tayo ay nagsimula sa ating hangaring mabakunahan at maproteksyonan ng buong Taguig, tayo ay nakapagtala na ng 1,409,683 na doses ng COVID-19 vaccines at meron na po tayong 663,420 na fully vaccinated na. Mula sa datos na ito, pinag-ibayuhin po natin na maproteksyon na ng ating mga senior citizens kung kaya't tayo po ay nakapagbigay ng proteksyon ng bakuna sa 56,640 na senior citizens at sila po ay fully vaccinated na. At sa atin namang pediatric vaccination coverage, tayo po ay nakapagbigay na ng sumatotal na 47,137 na doses ng COVID-19 vaccines at mula sa bilang na ito, meron na po tayong 21,109 na mga kabataang 12 to 17 years old na fully vaccinated na. Ang ating home vaccination team naman ay nakapagbakuna na ng sumatotal na 511 na doses ng COVID-19 vaccines at nakapagtala na ng 367 na fully vaccinated na. Mangyari lamang ay makipag-ugnayan sa home vaccination hotline na may numerong 0961-704-4291 para sa mga guidelines ng ating pagbabakuna sa inyong mga tahanan. Mahalaga na matanggap po ninyo ang iyong second dose at booster shots kung kaya't napakahalaga na ingatan ang inyong mga vaccination cards. Maging mapagmatsyag sa mga anunsyo sa ating I Love Taguig page at mga notifikasyon na ipadadala sa inyong mga numero sa telepono, lalong-lalo na sa mga itinakdang schedules ng inyong second doses, lalo na kung ito ay may pagbabago sa lugar at sa oras na dapat po ninyong puntahan. Nais po namin pasalamatan ang inyong pangunawa sapagkat ang dami at brand na ibibigay po natin bilang booster dose ay depende po sa ibababang lohistika o supply ng national government sa ating lungsod. Sa mga hindi pa po nagpapabakuna, ano po ba ang inyong agam-agam pa? Mahalaga sa pamahalang lungsod ng Taguig na marinig ang inyong mga katanungan at alinlangan sapagkat handa po kami ibigay sa inyo ang mahalagang impormasyon na base sa mga eksperto upang kayo ay magkaroon ng kumpiyansa sa kapangyarihan ng pagbabakuna. Mag-register sa trace.taguig.gov.ph upang makakuha ng inyong unique QR code. At para naman po sa inyong mga katanungan sa proseso ng pagbabakuna, maaari pong magpadala ng inyong mga katanungan sa covidvaccine@taguiginfo.com. Maaari rin pong makipag-ugnayan sa telemed hotline numbers ng ating mga health centers, sa ating vaccination hotline numbers, at maaari po kayong sumangguni sa ating mga barangay affairs office staff na nakatalaga sa mga kiosk sa bawat barangay offices at sa concierge staff na nakatalaga naman po sa bawat vaccination hub. Maaari rin po kayong magtungo sa alinmang health center na malapit sa inyong tahanan. Para naman po sa booster doses, ang inyong primary doses man ay hindi nang galing sa ating lungsod, subalit kayo po ay Tagigenyo o transient workers or students ng ating syudad, malugod po namin kayong inaanyayahan na magpabakuna na ng inyong booster shot tuwing bakuna nights na ating isinasagawa mula alas 6 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi sa B7 East High Street, Lane P, Bonifacio, Global City. Sa araw ng inyong pagbabakuna, huwag kakalimutan ng inyong trace QR code, proof of residency, mahalagang dokumento kagaya ng medical clearance para sa mga buntis, mahalagang ID, at medical certificate at authorization letter, lalo na't kung kayo po ang tumatayong guardian ng isang pediatric vaccinee. Patuloy ang ating malalim na ugnayan sa Medical Center Taguig at St. Luke's Hospital and Medical Center Global City para sa ating pediatric COVID-19 vaccination rollout. Gayunpaman, tayo ay nananatiling matatag at patuloy na nagbabakuna sa pamamagitan ng iba pa nating mga vaccination hubs gaya ng Taguig Information and Training Center sa Lakeshore Complex, Western Bicuta National High School,
RP Cruz Elementary School at Signal Village National High School at ang ating vaccination hub sa mall sa Venice Grand Canal Mall sa McKinley at Samsung Hall 6th floor sa SM Aura. Ito ay bukod pa sa dalawang vaccination buses na patuloy na umiikot upang masuyod natin at maproteksyonan ang lahat sa pamamagitan ng pagbabakuna. Samantala, muling dumalaw ang isang foreign consultant na si Dr. Nabibe mula sa World Health Organization upang magmasid sa operasyon natin sa ating routine immunization program para sa ating mga kabataan. Lubos ang kanyang papuri sapagkat sa kabila ng mga hamon natin sa pagbabakuna ng COVID-19 vaccines, ang lahat ng pwersa ng ating mga health centers ay patuloy pa rin sa pagpapaigting ng ating advokasya para sa ating mga sanggol hanggang sila ay tumungtong sa kanilang ikaunang taong gulang. Ang importansya sa pagpapahalaga ng proteksyon ng bakuna against vaccine-preventable diseases gaya ng tigdas at polio ay ating patuloy na kinakampanya. Tandaan na ang mga mas nakakabatang edad ay wala pang COVID-19 vaccine, kung kaya't mahalaga na ating proteksyonan ang ating mga anak at mga nakababatang membro ng ating pamilya. Ang proteksyon ng bakuna ay isa lamang sa sandata natin laban sa pandemyang ito. Kayo man po ay fully vaccinated na at nakatanggap na ng inyong booster, numero uno pa rin ang wastong pagsusuot ng face mask, paghuhugas ng kamay, wastong social distancing at pag-iwas sa mga matataong lugar. Tandaan, tayo po ay mag-ingat sapagkat ang bagsik at banta ng COVID-19 virus ay nasa ating kapaligiran pa rin. Muli, ako po si Dr. Jaylo De Guzman from Taguig's National Immunization Program na nagsasabing we can heal as one. Masaya ang ating Pasko sapagkat sa ating pagbabayanihan at pamamahala na may malasakit, truly, ang Pasko sa Taguig ay pag-ibig. Maraming maraming salamat po.